Magandang linggo ng hapon, Pilipinas. Inaprubahan po ngayong araw ng ating presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay ang mga lugar na ito sa corresponding na community quarantine. Under Modified Enhanced Community Quarantine, ang Metro Manila kasama po ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Under MECQ din po ang City of Santiago, Quirino at ang Abra. So ulitin ko po, under MECQ ang NCR plus Bulacan, Rizal, Bulacan at Cavite, ang City of Santiago, Quirino at Abra. Mapapasailalim naman po sa General Community Quarantine ang CAR. Sa Region 2, ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 4A, ang probinsya ng Batangas. Sa Region 8, Tacloban City. Sa Region 10, Iligan City. Sa Region 11, ang Davao City. Sa Barm, Lanao del Sur. At ang Quezon mula April 12 to 30. Ang lahat po ng parte ng Pilipinas na hindi nabanggit ay mapapasailalim po sa MGCQ. Now, inaprubahan din po na inyong IATF ang rekomendasyon ng National Economic and Development Authority na gamitin ang automatic contact tracing sa pamamagitan ng smart messaging system. Mapapalakas at ma-improve nito ang paggamit ng staysafe.ph para matiyak ang interoperability at integration ng lahat ng contact tracing applications integration ng staysafe.ph. Magkakaroon ng initial beta testing kasama ang proposed messaging ng smart messaging system sa Pasig City sa uno ng Mayo 2021 at beta testing sa consortium ng Antipolo at mga lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Valenzuela sa uno rin ng Mayo 2021 with access to COVID-19 Document Repository System or CDRS. Inadapt din ng IATF ang rekomendasyon para sa immediate completion ng paglilipat ng pagmamay-ari or transfer of ownership sa Department of Health ng CDRS at immediate integration ng CDRS sa StaySafe PH system at iba pang local contact tracing systems at applications. Ang Department of Interior and Local Government ang inatasa na maging overall lead sa implementasyon. Samantalang ang Department of Information and Communication Technology ang mangunguna sa national interoperability at ang DOH ay inatasa na tiyakin ang integration ng staysafe.ph sa CDRS. Ang DILG ang tinalaga na bumuo ng action plan na may specific timelines and targets kasama ang DICT at DOH. Kasama rin sa naratipikahan kahapon sa IATF ay ang panukala na iindulso ng Department of Tourism na magtayo ng libre at temporary public walk-in at drive-through vaccination centers na nasa bakanting lote ng Nayong Pilipino Property sa Parañaque City. Dahil sa direktiba ng Pangulo sa PhilHealth na magbayad sa mga ospital na mayroong mga unpaid COVID-19 claims, marami sa ating mga private, national government at LGU hospitals ang nag-commit na dadagdagan ang mga COVID-19 beds, lalo na ang mga ICU beds sa NCR Plus. Ito ang isa sa mga naging kritikal na basehan ng IATF para magrekomenda sa ating presidente na magluwag ng kaunti at gawing MECQ ang klasifikasyon sa NCR Plus. Ang mga commitment mula sa mga pribadong at pampublikong ospital, ito po ay 104 hospitals sa NCR Plus as of 11 a.m. April 11, 2021 ay ang sumusunod. Additional 164 critical ICU beds at 1,157 COVID-19 regular beds for moderate and severe. Ang iba pang mga dagdag na capacity na handa na ay ang mga sumusunod. 110 beds sa Quezon Institute para sa mga moderate and severe COVID-19. 960 beds sa National Center for Mental Health para sa moderate COVID-19 patients. 300 beds sa Manila Times College sa Subic para sa mild and asymptomatic. 165 beds, New Clark City, Tarlac para sa mild and asymptomatic. 200 beds, Eva Macabagal Terminal in Maynila, mild and asymptomatic. And 100 beds sa Orion Bataan Port Terminal para sa mga mild and asymptomatic.
Ito naman po ang suma total na nadagdag na healthcare capacity habang tayo ay nasa ECQ. COVID ICU beds, 164. COVID regular beds for moderate and severe, 2,227. COVID isolation beds, 765. Ang suma total po ay 3,156 beds in NCR Plus. Now, makikita ninyo sa table ang utilization rate kasama na ang mga bagong kama. So makikita niyo po sa COVID ICU beds, ang ating utilization rate ngayon ay 74.34%. Ang ating COVID ward beds ay 46.04% at ang COVID isolation beds ay 59.56%. Ang naaprubahan nga pala po ng ating presidente na rekomendasyon ng IATF na MECQ sa Metro Manila Plus ay magtatagal hanggang katapusan na po ng Abril. Yan lang po sa ngayon at bukas po sa ating regular press briefing, pag-uusapan po natin muli ang pagkakaiba ng ECQ at ng MECQ. Magandang hapon po sa inyong lahat and enjoy your Sunday. Ito po ang inyong spokes, Harry Rocking, nagsasabing, babangon tayo muli laban dito sa COVID-19. Goodbye po and see you tomorrow.